Labas po sa liturhiya ng simbahang katoliko ang mga tradisyon gaya ng pagdiriwang ng pista at pagpipinitensya. Pero nakagawian ito ng maraming deboto para maipakita ang kanilang pagmamahal at pananampalataya sa Diyos. Balita ka din ni Sherry Antones. Pupuna sa kamay at mukha ng puod. Hahalik sa kanya't bubulong. Magsisindi ng kandila at magdarasal. At lalakad ng paluhod patungo sa altar. Ang mga ito, karaniwang gawain ng debotong si Susan at ng halos 80 milyong katolikong Pilipino. May grupo kami. Ngayon, yung mga panata namin, meron kami pabasa. 1 week namin ginagawa yun. Kasi may replica kami ng Nazareno malaki. Biyernes Santo, naglalakad na naman kami papuntang Quiapo. Tapos sumasama kami sa prosesyon, uuwi kami rito gabi na. Pop religiosity, popular piety, mga gawain kabanalan na popular o nakasanayan na. Kinasanayan o di kaya'y tradisyon ng tao, labas ang liturhiya ng simbahang katoliko. Example ng liturgy yung misa. Kung yung misa, 1 hour yan. Hindi naman maaaring 1 hour ka lang sasamba sa Diyos, ipakita mo yung pagmamahal. Ayon sa ilang pag-aaral, umusbong daw ang mga ito sa Second Vatican Council noong 1962. Hindi raw nagustuhan ng mga Katoliko ang pagbabago sa liturhiya. Tahimik, simple, mabilis, malayo sa loob na nananampalataya. Kaya nauso ang relihiyon para sa komunidad. May pista, pagsamba sa mga puon na tinanggap agad ng mga Pilipinong mulat na noon pa man sa ganitong kultura. So, nung inintroduce nila yung mga santo, yung mga imahe, no? Ang nakita ng mga Pilipino doon, ito na yung practice nila ng anituismo, no? Sila ay nananalangin sa mga taong namatay na upang protektahan sila. Sa simbahang Katoliko sa Europa, mayroong konsepto ng mga relics. Ano itong mga ito? Kapag kunwari, may isang buto ng santo, yan ay tinatawag na primary relic. Ito ay pinaniniwalaan ng milagroso. Ngunit sa lahat ata ng bansang Katoliko, ang mga Pilipino lang ang lubos na nagpairal ng kabanalang popular, nagpepenitensya, nagpapapako sa krus. Sumusuong sa karagatan ng 9 milyong tao, maipunas lang ang panyo sa imahen. Naghahanap daw kasi tayo ng bagay na konkreto. Kasi we want as much as possible to be close to the Lord, to be in contact with the Lord. Kaya Lord, nandun sa langit, Panginoon, paano naman kita magkukuhan dyan, ano? Kaya gagawa ko ng imahe na pagka pinunasan ko ito, ikaw ang pinupunasan ko, ha? Sa apostolic letter ni Pope John Paul II noong 1988, sinabi ng Santo Papa na tinatanggap at inirekomendad ng simbahan ang kabanalang popular, basta't hindi nito papalitan ang liturhiya. At noong 2001, naglabas ang Vatican ng panuntunan, ang Directory on Popular Piety and the Liturgy. Pasok dito ang karaniwang gawain ng mga debotong Pilipino. Pinapayagan din ang prosesyon sa labas ng simbahan. Ang ipinagbabawal, mahika, pagsamba sa hayop, halaman at iba pang bagay. Ngunit ang pinaka-importanteng gabay, kailangan daw itong maitama at maiayon sa liturhiya. Yung mga sacraments, puntahan yung mga tumanggap sila ng confession, magpakasal kung hindi pakasal, magkukumiyon tuwi, magsisimba. Yan, liturgy, yan ang central, yan ang pinakamataas na uri ng panalangin. Pero minsan daw ay sumosobra. Sabi ng ilan, di sang-ayon sa lohika. Isipin mo na lang kung mawawala yung posisyon ng Quiapo. Parang may nawala sa atin bilang isang bansa. Diba? Parang tatanggalan mo ng pag-asa ang napakaraming tao na naniniwala dahil sa kanilang sariling pananampalataya kay Jesus na namilagrohan sila. Pagtaasan man ang kilay ng ilan, sa huli, kanya-kanyang pamamaraan lang naman ang pagpapakita ng masidhing pananampalataya na nararapat din lang irespeto magkaiba man na relihiyon o paniniwala. Sherry Ann Torres, GMA News.